Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Raylan Janti Abella at ako ay nandito upang bigyan kayo ng kaalaman o kaisipan sa ang negosyante sa kanilang lipunan. Meron akong tatlo na ibabahagi sa inyo upang lubos niyong maunawaan kung sino nga ba talaga ang mga negosyante sa kanilang lipunan. Una dito, ang mga negosyante ay dapat magpamalas ng motibasyon, determinasyon at kasipagan sa kanyang lipunan upang ang mga tao ay mahikayat o ma-inspired na gayahin sila upang ang mga tao ay gumawa ng mabuti at maging masipag sa buhay upang umangat ang kanilang buhay. Nang sa gayon ay mawawala na ang mga tambay at mawala din ang crime rate sa kanilang lipunan. Nang sa gayon ay uunlad ang kanilang lipunan. At dapat din ang mga negosyante ay ibahagi nila yung mga kaalaman nila sa mga tao upang ang mga tao din ay magkaroon din ng pagkakaitaan. Ikalawa, halimbawa kung lumago man ang kanyang negosyo ay magpa-franchise siya sa ibang lugar o sa kanilang lugar din upang matulungan din ang mga tao na gustong magtrabaho o mga walang trabaho. Dapat, isa ang alang ng mga negosyante ang hindi lang dapat ang mga dapat hindi lang ang negosyo ng mga negosyante ang kanilang isipin. Dapat ang mga negosyante din ay magiging tulay upang bigyan ng supply o pangangailangan ang kanyang lipunan. Ikatlo at ikauli, tinutugunan ng isang negosyante ng kanyang paglilingkod upang matamo ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng halimbawa, nagtaas ang mga bilihin sa groceries at sa palengke. So ngayon, ang isang negosyante sa kanilang lipunan ay mag-iisip ng alternatibong pamalit dito. Halimbawa, ang baboy ay nagtaas. So may supply siya ng manok. Ito ay kanyang ibebenta sa kanyang lipunan at pabawasan niya ang presyo nito at bibigyan niya ng diskwento o promo ang mga tao dito upang makabili sila at meron silang ipamalit sa kanilang lulutuin. Dapat ang mga negosyante ay tinutulungan nila ang kanilang pamayanan, hindi lang yung kanilang sarili na lumago. Dapat din ang mga negosyante ay hindi manantala at sumunod sa suggested retail price, RP. Yun lamang po at maraming salamat.